Sa paglalakad natin sa kagubatan, di agad makikita ang mga stick insect dahil magaling ito mag-blend sa kanilang paligid. Kailangan titigang mabuti kung ano ang sanga at ano ang stick insect. Look at this stick insect. Ang haba niya, halos isang dangkal ko. Yung kanyang mga claws na yun sa paa, that's the only means for it to climb trees. Look at this. Tignan mo. Kung hindi mo siya halos lalapitan, natatapatan ng flashlight, hindi mo siya mapapansin dahil kasing size lang ng kanyang katawan at yung pagkakagawa ng kanyang segments ng kanyang limbs, talagang hindi mo malalaman na isa pala itong buhay na insekto. Kayang magpalit ng kulay ng balat ang mga walking stick. Depende sa kulay ng sanga kung saan ito nagtatago. Yung ibang mga nakikita natin, very small lang, yung kanyang adaptation, environmental adaptation, yung kanyang mimicry, is very similar to just that twig. Ito talagang parang sanga na may white and brown discoloration. Wow, amazing. Mga tuyong dahon ang kinakain ng mga stick insect. Dahil dito, natutulungan ang mga puno at halaman na magkaroon ng bagong tubong dahon. Pero may mga insekto na kapag nakita ay kailangang maging maingat. Masakit kumagat ang mga earwig. Dito sa Bicol, binibreed ang mga earwig para labanan ang mga peste sa nyugan. Pero kahit matatapang, may maternal instinct ang mga earwig dahil sa pagprotekta sa kanilang mga itlog.